Sa COVID-19, no? Rider. Riders kami. Tingnan mo sticker. Sticker mo, ngayon na. Maling masakit yung tinira ka sa... Alam nyo na yan. Ikaw, boss. Sticker. Si Boss General eh. Ako ko lang. Sir, ano po pangalan niya, sir? Jue Habaga. Sir, grabing bagal mo dyan. Minor kaya tao, si Bunda. Basta ako sobrang kaibigan. Oh, sige na. Dream ka talaga mag-race sa racetrack. Ha? Yun nga, nagsasabi na ako ng uling abilin eh. At bago magloko ang mic natin pag tumatakbo, shoutout muna kay Alfred Tumang sa paghatid ng ano. Nadaanan natin si Apple Girl ah. Sino yun? Talaga to. Kung sino-sino ang kas neto ng hype na to eh. Kay Eric, thank you ah. So yun, dadaan si Apple Girl. And I'll see you guys. Pupunta kami sa Zero One Moto Shop para kita nyo iba dun yung mic na binigay ni Alfred. So thank you. Peace! Okay guys, malapit na kami sa Zero One Moto. Ha? Bago ipasok ang vlog. Ipasok daw ang intro. You're listening to it. Okay guys, so maraming salamat kay Alfred Tumang sa mic niya. Eto na. Sana gumana na hindi siya mag-dumping action and may magamit tayo sa racetrack. So see you guys, boys to boys tayo dito. Andito tayo sa 01 house. Anong ginagawa mo, boy? Sige. Akin ang alaala yan. Oh, sige na, tama na! Okay, boy, check mic. Okie dokie, my friend. So, kasama ko si Zero One Moto, si Breezy. Ha? Siyempre, magre-race track tayo. Shoutout kay Takara Tires for the Continental Sports Attack. Sana hindi lumambot kasi na-flat ako na isang araw. And then ayun na, maraming salamat sa Mike kay Alfred Tumang, baby. Thank you sa pagdala sa akin. May quick pet shirt ka sa akin yung last time, yung black. Sana tuloy-tuloy na yung maayos na mic ko. Inayos ko yung setup, inayos ko yung lahat. And I just wanna make things up, di ba? Ayusin natin yung upload para maayos. Masarap panoorin kasi ang content natin is may content. And yeah, pupunta kami ngayon sa Cormona. Ano pangalan nung ano? Nung racetrack? Pero di ko kayang bumitaw niya. Yun daw pangalan, oo. Oh. Ay, papagas si Breezy! Papagas! Oo, the CB650, MT-07, NK400, may isa pang NK400 doon. And
Shoutout nga pala sa COVID-19, no? Rider lang. Riders kami, puta, sakit ka lang. After that, ano, lockdown na, syempre, isipin muna natin yung safety nila. Mahirap ng dapuhan ng sakit. Dapat okay ka. Diba? Para makapag-vlog pa tayo, hindi tayo madedo. Ah, pala, may tol nga pala. So, yun na. Kakat ko na lang yung video, mamaya babalik ako. And I'll see you guys soon. Okay. Tingnan ko sticker. Sticker mo, ngayon na. Tikitan ko to. Ano yung masakit, yung tinira ka sa... Hmm. Ayun, no? Okay. Alam nyo na yan. Dararara, you know what motherfucking demo double G Snoop Dogg! Ikaw boss! Sticker! Ganun lang! O, diba? Wala nang edit-edit! O, yun na, wala na kayong masasabi! Fast forward, ha? Oh. So guys, diretso na kami sa Carmona and ride safe. Dito tayo to talk about the ECU Reflash by Motorrad Woolwich Performance, Woolwich Racing. And then naka-brisk tayo, naka-high performance airflow filter, di ba? High flow, kung anong gusto niyo tawagin. And ayun, naka 97 octane tayo na shell. So very smooth, buttery, and ang lakas ng hatak. So siguro by next episode natin ng Motorrad is magpapadyno na tayo. Talagang ilalagay na natin yung mismong data para dito kay Stellar sa MT-07 natin. So I'm calling out all the MT-07 owners here in the Philippines, diba? Dalhin nyo na, di ba? Meron akong ano, 15% off para sa inyo. And then, yun, pupunta lang kayo sa Motorrad and that's it. Sabihin nyo lang pangalan ni Quackpet, then, yun, meron na kayong remap, di ba? Napareflash na kayo. And then after that, yun na, bakit ba ako nagpa-ECU reflash? Kailangan ba talaga pag nagpapalit ka ng full system, yung tanggal talaga lahat ng catalytic, open lahat. Lahat ng tubo na kalabas. Yo! Para sa akin ah, and then tinanong ko rin sa mga eksperto, syempre kailangan. Pero, ano, hindi naman agad-agad masisira, hindi siya masisira. Yung, as time passed by, May something na mangyayari, syempre. Hindi mo na inaasahan, pero may something na mangyayari. Especially sa pag mixture ng gas and air sa iyong makina, baka mamaya hindi tama, too lean, too rich, 'di ba? Hindi natin masyusure, kaya dapat padala natin sa eksperto. Dalhin natin sa may alamang motor natin para tumagal ang lifespan niya. Diba? Especially pag kumakarera kayo, kailangan niyo 'yan, data 'yan. Hard data. Kailangan every turn, diba, pare-pares kayo ng CC, kailangan maayos ang pagkaka-remap nyo. Reflash pala. And then ang dinagdag sa akin is added RPMs. Ang sinabi ko nga kanina, yung dati hindi ako nakakapalag sa CB650, second gear lang, diba? Ngayon third gear, bumabakbak tayo. Kasi ang haba na ng gearings, ang haba na ng PC ng MT-07 natin. So kung dati first gear natin is 86, ngayon first gear natin 91. The hardest na kaya ng third gear natin is 157. 157 siya, and magbabahid muna tayo sa Express. Ah! Gumana? Ah, sige. Ah, baka low balance na nga. Okie dokie, thank you. So, ayun ano, dito na tayo sa expressway.
eh hindi naman ako ganang magre-record kasi traffic, and papakita ko sa inyo kung paano talaga sumingit. Hindi ko na i-mention kasi na yan, ha. Boy, pakita natin kung paano sumingit, gago. So ayun, added RPMs, all in all yun, first gear to sixth gear, may dagdag, and you will feel, magbabago yung feeling nyo sa bike, talagang mararamdaman nyo na may nagbago talaga, kasi hahaba yung PC, imbis na magsishift na kayo, maglilimitate na siya, yung brrrr, hindi pa, magtutuloy pa rin siya, and that's the time na maging efficient ang shifting, diba? Minsan ako nagka-clutchless shifting na kapag tama yung takbo ng RPMs. And then after that, syempre yung timplado ng gas and air, itatama niya para sa bike mo talaga. Yun ang mga nadagdag sa reflash natin kay Motorrad. Basic pa lang naman ang pinadaano ko. Tapos, yun talaga para sa akin na iaayos siya doon. Diba? Stock will be deleted para papasok na yung data nila, yung map nila sa motor mo. Yan yun. And I hope you guys enjoy this video kasi tuwan-tuwa talaga ako na may mic na tayo. And sana hindi siya sira. Sana hindi siya sira. Lord, sana hindi siya sira. And, ayun. Apologize sa mga pangit na na-upload ko, di ba? Di standard yung mana eh. Di ko trip. Kasi nasira yung mga yung mic ko. Ano, dinala ko yung CB650. Sira rin yung mic ko. Narinig niyo yung third gear? Boom! Hindi rrrr! Si Breezy, gago yan! Magpapapansinin yan! Power tayo ng Brisk by 01 Moto, diba? So,
Naka-breeze din yan, CB650. Naka-breeze din ako. Naka-breeze din yung NK ni Breezy. So, ang breeze kasi titanium, di ba? Siyempre, pag titanium, kulay pa lang maganda na. Mas maayos ang ano niya. Bigay ng electric compared sa stop. Na-late lang ako ng shift kanina. Hindi ko kasi nakikita yung RPM eh. Ay, bakit may ganyan? Tanggal ko na para di na ganun makita. Alam ko malapit na yung Carmona dito eh. Sa lusot dyan. Carmona exit na. Binyan! Dito may lumalabas eh. Ano pangalan nito? Water fan? Splash Island! Water fan! Saan ako, boy? Shoutout nga pala sa mga nagpapashoutout sa mga solid motherfuckers. And especially kay Alpha 2 Mang because kailangan na kailangan talaga sa vlogging ang mic. Maganda ang audio, maganda lahat. And yun na, wala na akong ibang masabi. Gumana daw yung easy trip ko kanina eh. Kung hindi gagana, eh bibigay ko yung ticket. Wow! Haba na pila. ETC kasi ako. Gumana. Gumana gago. So dito na kami sa Carmona. Okie dokie my friend. So, hanapin natin ang side stand. Okay. May load ka pa, boss? May load ka pa? Huh? May load pa yung ano mo? Meron ka. Gumana yung akin eh. Gumana? Oo. Papunta? Papunta. Binigyan ako ng ticket, pero sabi ng teller, gumana daw yung ano. Ah, okay. Very good. So, ayan, magbabalik na lang kami pag... Ang tagal naman ni Breezy. Ayan na. Breezy. Tapos yung paano? Ito. Gago, hindi ko alam. Ito ba yung paano? Ang paano nato? Ah, papunta ka na gago. Hoy! Woo! Merry-go-round! Merry-go-straight! So, first time ko na punta rito sa lugar na to. Lagi naman. Hinihilahod lang ako ng dalawan to. Especially si Boss Arch, masyadong madalayan sa kung saan saan eh. Ay! 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 Sabi ko na Barbie eh! Sabi ko na Barbie eh! So talaga papakiramdaman ko lang talaga yung RPMs ko. So ngayon kasi wala eh. Well, kabisado mo yung motor mo. Pag kabisado yung motor mo, yun na yun. Wala nang sabi-sabi period. Alam mo na kung kailan yan buhay, kung kailan yan patay. Kung anong may problema ba sa kanya. Ba? Yun. Malapit na kaya kami? Di ko alam eh. Malapit na ba tayo, boss? Malapit na. Yung babalik na lang ako kasi hanapin pa namin. So guys, pipirma na kami ng waiver. Para ayun o. Si Boss General eh. Nakukulang na. Yan, kasama natin si Breezy, Mototeki, si Jack, si Boss Arch, si Senpai Kazi. And magre-register muna kami. Dito na kami sa Carmolas. Ito yung energy drink ng mga karerista. Boss, ano yan eh? Ito yung daig pa coke niyan eh. Madam ako, wala po. Thank you po. Papakita ko sa inyo yung mga sasagutan. Babasahin ko na lang. I am fully aware that blah 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 is below 80 blah blah blah. Yan lang, name lang naman eh. Ayan o.
Corn na lang yun, baka ibagsak mo pa. Huwag po. So, magbabalik kami pag maayos na, ha? Okay, dito na tayo. Nauntog pa ako. Saka na muna kayo, papalit muna ako ng battery. Dito na kami sa loob. So, I'll see you guys. Ano ulit yun? Okay! Putong ina, ha? Good. Ito na po, sir. Ano po pangalan niya, sir? Jue Habaga. Sir, pasabihin niyo naman ako kailan magda-downshift dito, sir. Abali kasi ito, ma'am. Ito ang babo. Ito. Ayan. Ito si Joey Richard. Puro pangalan. Wala pinyeto. Ariyan, sir. Diyan po. Ito yung tanatawag natin na... Apo. Ayan. Kasi rito bumakbak. Magka-top speed. Ayan. Actually, nasasagad to pag ano eh. Pero tamang ano lang. Pagsapit mo sa parang dulo, yung may linya na puti. Pansinin mo. Yun. Diba? Hindi kasi sila motor kaya hindi mo napansin eh. Pag may minor ka bandang yan, bago ka mag-pulse yung yes, boss. Tower. Yung parang ano, podium na yun. Tawag yan, basta yun na yun. Boss. Marunong lang naman eh. Sir, taga dito ka ba, sir? So, may kurbada dyan. Tapos, nakikita mo yung aero na yun. Aero na ano. Aero med. Ngayon, sharp curve yan. Pag ganyan yan. Ito yung muna malalim. Tapos, sharp curve. Grabing bagal mo yan. Minor ka yata o segunda. Basta sobrang curve. Sige. Tapos, letter S na yan. Ayan yung letter S. Okay. Apat na S yan. Pero, sir, pwede ba tapakan yung mga puti na yun? Yung may white and blue? Ano natin dyan? Hindi tayo tumatapak dyan. Hindi, tatapakan ng gulong. Try mo. So, ayun nga, ito may bago tayo dito sa ano. Okay sir. Kasi ko pa na ano to. Yung tinatawag natin na technical area is yung mga bagong. Sir, parang basketball yun, sir. Oo, parang yung ano yun. Ganun. Yung technical. Yan. Mga nasa apat na kurbada yung bagong technical natin dito sa Carlona. Okay. Although hindi ko alam kung apat talaga yung ating tamarunungan. Okay. So, sasalang na ba tayo, sir? After nila. Okay. Pero pwede ka rin masumabay sa kanila, alam mo na. Okay nang ina. Dadasagasaan kanya, boy. So yun guys, narinig nyo na naman kay Joey Habaga at napakalupit ng ano. Yun. Pagkakasambit mo ng pangalan. Paano ba? Joe A. Habaga. Yun. Ayun o, boom. Si Joe A. Grabe. Si Joe S. At si JHB Bigak. JHB Bigak nasa labas. So ayun, dito na. Mamaya mag-race track na kami. May nag-overshoot. Ayun, hindi, hindi ko nakita. Okay, guys. So, eto na. Titingnan namin kung pwede na pumasok at tapos na yung mga nag-go-kart. And are we recording? Ayusin natin yung ating ano. Yan. Balang natin ng konti. Konti lang. So, maliit lang ang race track dito. Daan-daan lang tayo, especially sa mga higher CC para hindi mag-CC. Ito na. So, ito na. Serious na. So, may sasabihin lang ako na unang-una para sa lahat. Dream ko talaga mag-race sa racetrack. Ha? Yun nga, nagsasabi na ako ng uling abilin eh. So guys, ito na sinasabi ko sa inyo. Bata pa lang gusto ko na mag-racetrack. Ngayon, nandito na tayo. Dahan-dahan. Boom! Mataba tayo dyan, no? Maliit yung racetrack. And then, maayos naman tayo. Pabisado na natin yung motor natin. Ang kailangan lang natin gawin is pakiramdaman yung daan and walang mangyaring masama. Sabi. Dito na, dream come true. And masaya ako na nasa prime ako ng aking buhay. Ititry na natin to. So guys, yun si Ryan Agoncillo. Ayan. Hindi pa daw kami pinapapasok. Thank you.